Magandang umaga po, Sir Julius. Ayan. Mayor, pwede niyo po bang ikwento sa amin ang buong detalye po nitong napabalitang pagsusuka at pagtatae ng mga tao dyan sa inyong lugar? Okay po, sir. Nagsimula pong makita ng sintomas noong December 31. Sa ngayon po, meron po tayong 32 na pasyente sa district hospital po at may isang casualty po tayo na senior citizen. Itong 32 po na pasyente ay nagmumula lang po sa isang barangay po at yung water sources po nila ay sa deep well po or sa poso. Ano po ang dahilan, Mayor, itong pangyayaring ito? Tinitingnan po namin na the very possible reason would be the water source, yung sa tubig po na pinagkukunan po nila, Sir Julius. Uh-huh. Yung binabanggit niyo pong senior citizen, bakit po nahantong sa kanyang kamatayan itong pangyayaring ito? Dahil po medyo malayo po yung ospital mula sa mga barangay po namin. Yung barangay po nila nasa mga dalawang oras po bago makarating po sa ospital. Baka medyo nagkaroon na din po siguro ng komplikasyon along the way at medyo huli na po nung naagapan. Hindi na ako naagapan po. Mm-hmm. Mayor, good morning and happy new year. Si Zen Hernandez po ito. Gusto ko lang malaman, wala bang ibang source of water yung barangay? Yung lugar po kasi namin is considered as GIDA po, geographically isolated and disadvantaged areas po. So yung wala pong water district sa buong locality po. So either sa poso po or direct source po sa mga spring or rivers. Wala pong water district po sa municipality po. Mm-hmm. So kung walang water district, Mayor, I'm sure matagal na rin nilang ginagamit itong tubig mula sa deep well. Bakit po kaya ngayon lang sa pagkakatong ito nagkaroon ng ganitong insidente? Opo, Ma'am Zen, may mga minsanan na din po na mga ganitong pangyayari po sa iba't ibang barangay po natin dahil nga po ay open po yung water source natin. Medyo exposed po siya sa mga bacteria po. So, kaya po may mga minsan ang pangyayari po na gaya ng ganito po. May plano ba, Mayor, to permanently address yung kanilang problema? Yes po, may mga programa naman po ang gobyerno, gaya ng DILG, yung saline tubig po. Pero dahil po sa lawak po ng aming lugar po na 70,000 hectares po, hindi po kayang i-cover po ang lahat ng mga lugar po. Pero dahan-dahan po ay ini-address natin po ito sa pagbibigay po ng mas safe po na water source po sa kanila. Pero sa ngayon po, yung mas kinoconsider natin na pinaka-safe na po is yung deep well po at hindi po yung sa open na river or sa spring water po. Pero pag pinakuluan mo yung tubig, Mayor, mamamatay po yung bakterya. Yes po. So yun din po yung ina-advise namin, Sir Julius, sa mga tao na bago po gamitin yung tubig, pakuluan din po natin para mas bigtas po. Oo. Meron pa po ba mga karagdagang impormasyon tungkol po doon sa namatay na biktima? Aside sa senior citizen po at yung water source po niya ay doon sa deep well, yun lang po yung information na available, Sir Julius. So ang maganda, wala tayong edad, Mayor, at kung ano po 68. Ang trabaho, lalaki po ba to, babae? Lalaki po, senior citizen po, nasa 68 years old po. Yun po yung information natin, sir. Okay. Hindi po ano to, hindi walang posibilidad na maaring COVID po kasi isa po sa mga sintomas din ng COVID yung pagtatae. Hindi po COVID kasi sa ngayon po, sir, nasa zero po kami sa active cases ng COVID po at medyo strict po tayo sa implementation po ng ating health protocols po. Okay, so zero pa rin. Sige po. All right. Partner, wala ka ng tanong. May tanong ka pa ba, partner? Okay na, oo. Sana lang gumaling na po yung mga nasa ospital at hindi na madagdagan, Mayor. Happy New Year po sa inyong lahat.